yung mga nakikita natin sa pelikula na sinasapian sila ng mga demonyo ay iba pala talaga no sa totoong buhay. O, iba siya kaysa ano, kasi ano ang pelikula mahirap paniwalaan yan eh. Kasi kaya nga tinatawag na pelikula dahil meron diyang imposible na mangyari na hindi pwedeng mangyari sa totoong buhay. So mula kay Asyong Daldal mga kapatid, Vatican Exorcism Reveal ang napakang pangingilabot na detalye. So kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng video niya ay mag-subscribe ka na kay Asyong Daldal. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga kapatid. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video ko. So kung gusto niyong panoorin ang video ni Asyong Daldal, ilalagay ko dito ang link sa ibaba ng description box ko. Okay, huwag na nating patagalin to mga kapatid kasi wala na naman tayong hinihintay. Simulan na natin. As always, you can't get rid of us. We've been here too long. Ang mga exorcist ang in charge sa pagpapalayas ng demonyo sa katawan ng taong sinabihan. At walang sinuman ang dapat mangailam, sumingit o gumawa ng anuman. Marami ang hindi naniniwala sa ideya ng pagsanib ng demonyo sa isang tao. Ngunit may isang pari na nangangalang Vincent Lampard na mula sa maliit na bayan malapit sa border ng Ohio at Indiana na nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang mana experience. Anya, hindi na ginustong maging exorcist at sinabing ang mga nangyaring exorcism sa mga movies ay malapit sa katotohanan nangyari na kanya mismong nasaksihan. Ganito ang kanyang pagkakadetalye. Nakakita ako ng isang tao na nag-levitate sa harap ko noong mga oras na iyon. Habang ako ay nasa training sa Roma, you know, ako ay nakaupo doon na hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Vincent Lampard ay isa sa ilang Vatican exorcist ng Amerika na tumira doon sa Roma sa loob ng 3 buwan upang malaman kung paano ito ginagawa. Anya, noong nandun ako sa Roma, nasaksihan ko ang 40 exorcism. Natutunan ko ito first hand sa church ministry ng laban sa mga demonic. Ang kanyang mga kwento tungkol sa mga demonyo bilang isang exorcist ay nakakilabot. Ganito pa ang kanyang pagkakadescribe. She lunged at me like a wild dog. She's like, wow! Oh my God! I think I jumped back 5 feet. May mga boses na lumabas na nasa niba na iyon. Well, who's he? He has no power over us. Yan ang nangyari nung sinubukan niyang tuluan ang isang babae na sinapian. May naka-experience ng trauma nung pagkabata niya. Siya ay ginasa ng kanyang sariling ama. At sa pagkakataong iyon nung pinatong ng pari ang mga kamay sa ulo ng babae at nagsimulang magdasal ay nagsimula rin magtawanan ang mga demonyo at sinabing, "Usually the manifestation is always, you can't get rid of us, we've been here too long." At ito ay para magtanim ng takot. Now, si Vincent Lampard ay may iba't ibang ginagamit ng mga ritual na bilang dyan ang insufflation na isang breathing prayer. At ganito ang nangyari noong ginamit niya ito. Umurong yung upuan at tumama sa gilid ng altar. At yung tao na nasa niba na nakaupo doon sa upuan ay sumigaw. At pagkatapos tumilapon siya sa upuan at bumagsak sa sahig. Imagine yung ginawa lang dito ginamit ang breathing prayer. At yung nasa niba parang tinamaan ng malakas na hangin. Bukod dito ayon kay Lampard na nakakatanggap siya ng humigit kumulang 1,800 na mga emails at letters bawat taon mula sa mga tao sa buong mundo. Naniniwalang sila ay possessed. Higit sa kalahati ayon sa kanya ay mula sa mga taong hindi reliyoso. Nung una siyang na-appoint ay nakakuha lamang siya ng 3 o 4 na tawag sa isang linggo. Ngunit noon ay nakakuha siya ng higit 35 na tawag sa isang linggo. Ang pagtaas ng request nito ay sa tingin niya dahil sa lumiliit na pananampalataya sa buong mundo. Dahil kapag ang tao ay nakakaranas ng isang bagay sa kanilang buhay na hindi nila talaga kaya i-figure out, ito ay mantong sa kanilang paniniwala na marami ito ay isang bagay na evil o demonic. Ngunit, hindi ito kasing simple ng paniniwalang ikaw ay sinapian kaya tumawag ka ng isang exorcist. Dahil ang simbahang katoliko ay may mahigpit na protocol at proseso para diyan na dapat sundin ng mga pari bago mag-perform ng exorcism. Bukod dito, nakawitness din. So, itong pag-exorcism, ano din to Napaka-delikado din to Kasi ang kalaban nila diyan ng mga pari, ang demonyo. Kaya nga itong mga pare ay sabihin na nating ginamit sila ng
Panginoong Hesus para itaboy, gamitin ang kanyang pangalan para itaboy ang mga demonyo sa katawan ng tao. Kasi nung una ang ating Panginoong Hesus siya ang nagpalaya sa mga demonyo doon sa sinaniban ng demonyo, yung taong sinaniban ng demonyo, pinalayas niya ang demonyo at inano na doon sa inilipat niya doon sa baboy, kasi sabi ng demonyo wag mo kaming ilagay doon sa pinakailalim ng lupa, kasi ang nakatira doon ang demonyo sa pinakailalim ng lupa talaga. Dito, kung nakabasa kayo ng Bible, ang hell, ang impyerno ay nandito sa pinakailalim ng ang lupa, at ang singaw ng apoy ay nandiyan sa mga bulkan. Yan ang singawan ng apoy nila, kaya sumasabog ng bulkan kasi sumisingaw siya eh. Puno yan ng punong-puno na yan dito sa ilalim ng magma dito sa ating sa pinakailalim talaga ng lupa. O kung nakapanood kayo ng kwento ng yung binutasan nila ang sa ibang lugar na naggumawa sila ng butas na napakailalim, so nakarinig sila doon at nilagay nila yung mikropono sa pinakailalim at nakarinig sila ng mga iba't ibang boses. So kaluluwa daw yun ng mga tao na pinapon sa impyerno. At mayroon pa daw lumabas na usok na kurting panik, malaking paniki. Parang demonyo talaga, grabe talagang trauma ng mga doon, mga naghukay doon, yung mga scientist. Kaya nga, pero sa nabasa na nalaman ko rin na sinabi ni Hesus sa mga Pariseo na lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala, dahil ginamit nga ito ng mga Pariseo ang pangalan ng Panginoong Hesus, dahil nagpapalayas nila sila daw ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ng Hesus. Pero sabi ni Hesus na lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin at hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay maliligtas. Dahil ang Panginoong Hesus lang ang may karapatan talaga na magpalayas ng demonyo sa katawan ng tao. Ang pari ng Ice Road in the back of the head at mga mata na naging completely black, ngunit nasan ang mga ebidensya? Unfortunately, hindi pinapayagan ng simbahang Katoliko ang pag-record ng mga exorcism upang protektan ang identity ng mga nasa piyab. Si Father Vincent Lambert ay nagsasagawa lamang ng mga exorcism sa isang secret place tulad ng simbahan. Daladala niya ang Biblia, daladala niya ang crucifix. Siya ay papasok at pagkatapos ay agad siyang magsisimulang gawin ang panalangin ng simbahan at utusin niya ang demonyo na umalis. Bukod dito, may ilang mga tao na sumasali sa mga bagay tulad ng occult. Dahil sila ay nasisiyan o naaliw, ngunit ang hindi nila lubos na ma-realize ay sila ay nakikipaglaro sa apoy, nakikipaglaro sa kasamaan, at maaari nilang mabuksan ang isang entry point. Maraming hindi siniseryoso ang topic ng demonic possession o maging ang reality nito, ngunit tinuturo na evil is reality. Sa paglipas ng mga taon, ang exorcism ay dumaan sa maraming iba't ibang transformation. Sa katunayan, ang exorcism nito ay naging tunay na mabisa o totoo sa pagdating ni Kristo. At ang ilan sa mga manifestation sa paglipas ng mga taon ay tila hindi ka panipaniwala. Ang mga manifestation na mapapanood sa mga pelikula tulad ng The Exorcist ay tunay na posible, tulad ng eyes rolling in the back of the head, pagbula ng bibig, umuungol na parang mabangis na hayop, mabahong amoy, pagbago ng temperatura, pagbuluktot ng katawan, at higit sa lahat, ang paglevitate during exorcism. Now, ang mga manifestation nito ay upang i-distract ang exorcist. Ngunit, ang mga exorcist nito ay na-train para hindi focus ang mga manifestations of evil, but focus on the power of God. Back natin, ibak. Tunay na posible, tulad ng eyes rolling in the back of the head, pagbula ng... Sabi ni Asyong Dalal, no? Tunay na posible daw mangyari itong nasa pelikula sa totoong buhay. Grabe, nakakatakot naman yan. Buti na lang, hindi ako
hindi ako nag-aral ng ano, ng seminaryo, hindi ako nagpare. Eh, pero kahit hindi ako pare, marunong din naman ako magdasal at at hindi rin ako matatakot na magpalayas ng mga bad spirit at mga kaluluwa. Bibig, kumukuha na parang mabangis na hayop, mabahong amoy, pagbago ng temperatura, pagbuluktot ng katawan, at higit sa lahat, ang pag-levitate during exorcism. Now, ang mga manifestation na ito ay upang i-distract ang exorcist. Ngunit, ang mga exorcist na ito ay na-train para hindi focus ang mga manifestation of evil, but focus on the power of God. Ang demonic possession ay extremely rare. Sa katunayan, ayon kay Father Vincent Lampert, sa kanyang experience meron lamang 1 out of 5,000 na katao ay tunay na kaso ng pagsabi ng demonyo. Bukod dito, ayon mo sa parang si Father Michael Magino, na nagsagawa din ng exorcism sa 15 iba't ibang tao dahil ang inangangailangan ng higit sa isang session. Ayon sa kanya, kung isipin nakakagulat na ang mga salita ay may epekto sa mga demonyo, kinasusuklaman nila ito. They can't stand the prayers. They can't stand being condemned. Nag-perform si Father Michael ng kanyang pinaka high-profile exorcism sa isang ina na mayroong 3 anak na nakatira sa Chicago. At matapos na mabalita na portal to hell ang bahay na iyon, ay giniba ito. Ganito ang mismong explanation ng mga saksi sa nakakakilabot na pangyayaring iyon. Mayroong mga strange noises tuwing gabi. At ang 12 taong gulang na babae ay nakitang lumulutang sa taas ng kanyang kama habang walang malay. At sa loob ng ilang buwan ng paglipat sa paupang bahay na iyon, alam ng pamilya na may mali sa bahay na iyon. Tulad ng naka-experience sila ng pagbalibag ng lampshade sa labas ng kwarto papuntang sala at pagbalibag ng mga upuan kung saan-saan. Kaya pinatawag si Father Michael sa bahay at nakita ng pari ang mga several signs of demonic possession. Tabihan na dyan ang hindi may paliwanag ng bakas ng mga paa sa paligid ng bahay. Bukod dito, tumakot ay siya nangyari sa ospital sa Methodist Hospital na nasaksiyan mismo ng mga staff doon kung saan na-witness nila ang isang 7 taong gulang na batang lalaki na gumagawa ng growling sounds habang ang kanyang mamata ay naka-roll back. At ang pinaka nakakilabot dito ay ang bata na iyon ay naglakad sa pader patalikod. At ang sumasaksi, mahirap paniwalaan ito ng iba dahil sa hindi naman ito na i-record yung aktwal na nangyari. Pero sa sarili nila, alam nila ang totoo. Bukod dito, noong May 19, taong 2013 sa Vatican. So kaya kasi nagkaganito yung mga taong sinasapian ng mga demonic spirits, mga demonyo, naglalaban-laban kasi ang espiritu ng tao at ang itong demonyo sa katawan nila. Doon nilalabanan niya ito, ang espiritu. Kahit mabuti ka pang tao, kung hindi ka na naniniwala sa Diyos, papasukan ka ng demonyo, so maglalaban ang espiritu mo at ang demonyo sa katawan mo. Kaya naglalaway sila, parang balibali yung buto nila, nagliliyad sila at sumisigaw sila ng iba't ibang boses. Meron pang sinasapian ng demonyo diyan na tatlong demonyo talaga ang sumapi sa katawan ng isang tao. Ganyan kasi ang gusto ng mga demonyo na hindi ka naniniwala sa Diyos at palagi kang depressed. Parang sinisisi mo ang Diyos. Maisip mo na gusto mo nang magpakamatay dahil sa palagi problema mo. Ganyan gusto ng mga demonyo, yung hindi ka marunong magdasal dahil hindi ka masasapian ng demonyo kung marunong kang magdasal. Marunong magdasal ka kasi ang pagdarasal galit na galit talaga itong mga bad spirits itong mga demonyo sa pagdarasal. Ibilib ang mga Kristiyano ang lumalo sa St. Peter Square para panoorin si Pope Francis na magmimisa sa araw na iyon. At habang binabati ng Papa ang mga dumalo sa misa, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa noon ng isang lalaki who is thought to be possessed and recites a prayer. At dahil sa nag-viral ang video na iyon, marami ang naniniwala at pinagpapalagay nila na ang kanilang na-witness ay ang
actual exorcism ng Papa. Naniniwala ang Papa sa masasamang espiritu. Naniniwala sa na mayroong Satanas. Naniniwala sa possibility of demonic possession. Ang exorcism ay lumitaw sa mga oldest writings mula sa India, mula sa China. Kaya ang exorcism ay literal na kasintanda ng nai-record sa kasaysayan. Meron iba't ibang anyo ng exorcism sa buong mundo at sa iba't ibang reliyon. At karamihan ay may iba't ibang uri ng mga bagay na ginagamit upang itaboy ang mga unwanted spirits tulad ng mga Holy Cross and Holy Water. Kaya ang pananaw ng simbahan sa mga bagay nito ay symbolic expressions sa authority ng simbahan. At kahit na ang mga ito ay symbolic expressions at the same time meron itong tunay na kapangyarihan at makakatulong sa pari na ipakita ang authority ng simbahan. At ito... Okay, so para naman sa ibang reliyon, hindi sila naniniwala dito sa ganito daw. Kapag daw may sinasapian na tao at ginaganyan pinapakitaan ng cross, sabi nila hindi daw matatakot ang aswang yan o demonyo yan kasi kahoy daw yan. Kahoy yan na yun pang tubig, yun pang tawag nilang holy water, tubig daw yan, hindi daw yan banal na tubig. So, hindi ko alam yan kung, pero ang alam ko lang ay kung gamitin mo itong ganito, kasi ito mga ano lang to eh, mga bilang kasangkap, bilang protection lang to, kasangkapan lang to kung ginagamitan mo ng pagdarasal. Tulad sa atin, 'di ba? Tayo ginawa tayo ng Diyos. So ginawa tayo ng Diyos para inaninyo natin yung nilagyan tayo niya ng utak para makapag-isip tayo kung ano ang tama at mali. So bilang ano, tayo ang ginawang kasangkapan ito ng Diyos, no, at tayo mismo ang kung magdadala sa ating sarili. So kung hindi ako marunong magdala sa aking sarili, hindi ako wala akong utak, kung ano lang ako, kasi wala akong kwenta. Tulad din ng mga ganito, wala tong kwenta ang mga holy water at itong mga cross na ginagamit nila na pang ano sa mga demonyo, pantaboy, kung walang kasamang pagdarasal. So may importante talaga ang pagdarasal. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus, tinuro niya sa iyang mga apostoles. Ang mga demonyo, kung si Satanas at ang kanyang hukbo ng mga demonyo ay talagang nakikipaglaban sa sangkatawan. Kung gayon, ang mga exorcist ay nasa front lines. Malagang ma-realize na ang exorcism ay hindi magic. Ito ay isang prayer. Ito ay panalangin sa Diyos. Panalangin kay Jesus na palayasin ang mga demonyo. Kapag ang tao ay nagmamanifest ng isang demonic presence, as a matter of fact, ang unang bagay na mangyari ay mapapansin mo ito sa kanyang mga mata. Meron kang mapapansin evil look. At ayon sa mga exorcist, kung tumingin ka sa mga mata ng mga sinaniban na iyon, ay hindi mo ito malilimutan. At yung mga sinaniban na iyon ay mayroong hindi maipaliwanag na lakas. Katulad ng isang 110 pounds na batang babae ang sinaniban at kinaya ang tatlong malalaking lalaki. Mga hindi maipaliwanag na bagay tulad ng na-experience ng ibang exorcist, tulad ng paglibitit ng mga katawan ng mga sinaniban na iyon. Isa sa mga bagay na pinaniniwalaan na maaaring kontrolin ni Satanas ay ang isip at katawan ng isang tao. Ngunit, ang paglutang ng isang katawan ay isang pambihirang phenomenon. It's widely believed na ito ang isa sa mga paranormal things na maaaring ipakita ng mga demonyo, ang pagpapalevitate sa kanilang biktima. Ang levitation ay against the laws of science. Ngunit, may mga spiritual forces tulad ng dark forces na maaaring lumabag sa laws of nature. Sa ilan, ang mga kwento tungkol sa power of exorcism ay maaaring mukhang malayo sa katotohanan. Ngunit sa kabilang banda, ang gawain ito ng pagpapalayas ng demonyo ay nagbibigay ng spiritual na kaginhawahan sa iba. Naniniwala ang mga exorcist na maaari nilang i-channel ang kapangyarihan ng Diyos para itaboy si Satanas. At naniniwala sila na ang mga demonic feeds off the internal wounds, tulad ng galit, tulad ng hindi pagpapatawad. Kaya kapag sinimulan mong pagalingin ang mga internal wounds na yun, wala nang kakainin yung mga demonyo. So kaya itong ipapaliwanag ko sa mga kapatid para maintindihan nyo. Kaya itong mga taong sinasapi ang demonyo, kasi ang demonyo at ang espiritu nila sa loob ng katawan,
ng yung tao ng sinasapian ay naglalaban-laban kasi. Naglalaban sila, lalo na yung espiritu, malakas ang espiritu natin eh. Pero mas malakas itong ano ng demonyo. Itong demonyo kasi yung mga ang itong mga demonyo, anghel sila dati eh. May meron din silang kakayahan, may power talaga sila kasi ang gumawa sila ay ang God the Father. Okay, so naintindihan niyo na. Tapos itong ano, katulad ng ano ng isang magikero, 'di ba makikita niyo sa magikero na may stick talaga siyang ano na dala-dala. Tapos ganyan din niya at ganyan din niya tapos may lulutang ganyan. Tapos mag hindi yan sa stick. Ang stick bilang ano lang yan, bilang kasangkapan lang yan. Bilang kasangkapan lang yan, pero ang ano talaga diyan ay ang kanyang orasyon. Kaya nga sinasabi na ito daw ang orasyon ng mga magikero ay hindi natin alam kung sa Diyos ba to o sa Diyos ba to o sa demonyo. Kasi nung unang panahon ng ating Panginoong Hesus ay ang tawag sa kanya ay magikero daw. Sabihin na lang natin na magikero siya, meron siyang kapangyarihan. Pero ang kanyang kapangyarihan niya ay mabuti. Kasi Diyos siya eh, ang Panginoong Hesus eh. Anak siya ng God the Father eh. Tapos na may kasama niyang pagdarasal. Kaya hindi natin sabihin agad kapag nakakita tayo ng mga magikero, hindi natin sasabihin na ano yan, may ang ibang magikero, may orasyon. Para ano nila ang kanilang ano ang kanilang magic para hindi po pumaltak, pero meron ding ano diyan, meron din silang talent na hindi mo makikita, parang ano ba, parang daya. Pero ating Panginoong Hesus, hindi ito daya. Talagang siya talaga ang makapangyarihan. At tayong mga tao ay bilang ginawa niyang kasangkapan para makapag-isip tayo kung ano ang mabuti at masama at sinabi niya sa atin na sa mga na ito ang gagawin mo kung ito kapag magdasal ka, Ama namin. Nasa langit, Our Father, O heart in heaven, holy be thy name. Ganyan. Kaya ganyan din ang kapag sinasapian namin demonyo o magpapalaya sila ng mga bad spirit, ganyan ang sasabihin mo na sa ngala ng Panginoong Hesus, lumayas ka. Ganyan. Our Father, O heart in heaven, holy be thy name. Ganyan ang ano mo, ang pagdarasal mo. Okay, so napahabang ating istorya natin ah. So salamat po sa inyong panonood mga kapatid. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Sana nag-enjoy kayo sa video na ating binigyan ng reaction video kay Asyong Daldal. Kung gusto niyo ang mga video niya ay i-click niyo lang ang link dito sa ibaba ng description box ko. At maraming salamat sa inyong panonood. Magkikita-kita tayo sa next reaction video ko. And peace out.